Guys, welcome back to our channel. So ngayon dito ako sa labas ng aming compound. Medyo marami siyang mga puno. Ayan. May mangga kami dito, may langka. Tapos mayroon akong konting garden. Yung garden kong hindi lumalaki. Ayan, may mini garden ako na hindi siya lumalaki. Kasi payat, hindi yata. Payat yung lupang nataniman ko. Ayan. So, dito kami sa province. Tama-tama. Maganda sa ganitong lugar pag ganito may pandemic. So, tahimik. Hindi masyadong maraming tao. So, ang nakakaano lang dito, pag taglagas, ang daming nalalaglag na mga puno ng, mga dahon ng mangga. So, ang hirap magwali. So, medyo malaki yung aming, compound. Yung harapan namin. Kaya, pag nagwawalis ako, umaabot siya ng mga 3 oras bago ko siya matapos. So, guys, nga pala, i-share ko nga pala sa inyo ang meron kami dito isang halaman na pampaswerte siya. Ang tawag dito ay five fingers. So, yung halaman na to bigay siya ng company nung pinagtatrabaho ng kapatid ko. So, talaga may kwento siya eh. Kikwento ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Ito ay totoo. May nakapagsabi sa alam namin na pampaswerte daw siya yung dahon ganoon din. Basta tinanim lang namin sa harapan. One time may naging bisita ako na class nanay ng classmate ng anak ko. So nasabi niya na yung five fingers is pang paswerte daw yun. Pag pumitas ka tapos ilagay mo sa bahay mo, ilagay mo sa libro, or i-pray mo, or kung saan mo gustong ilagay, swerte daw yun. So, yung five fingers na nandito ay 5 fingers lang talaga. 5 lang yung dahon talaga niya. So, araw-araw, kinakausap ko siya na sana, magdahon na siya ng 7. Kasi sabi nung friend ko, pag 7 daw, 7 to 8, yun daw yung swerte doon. So, kaya, yung dahon nitong 5 fingers namin is 5 lang at saka 6. So, parang naging everyday tuwing magwawalis ako, kinakausap ko siya. Kinakausap ko siya na sana bigyan niya ako ng swerte at magdahon siya ng 7. So, everyday talaga siya. So, ilang buwan ko siya siguro siyang kinakausap para magdahon siya ng 7. Ay, after mga 3 buwan, magdahon nga siya ng 7. Naging 7 finger siya. Ito siya, guys. So, yan siya. Yan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ngayon ito 7. Dumadahon na siya ng 7. 7 na siya. So, gaya nga na sabi ko, araw-araw, everyday na magwawalis ako, kinakausap ko siya. One day, pagtingin ko, may 7 fingers na. Tuwan-tuwa ako. Kinuha ko siya, tapos nilagay ko sa loob namin. Inipit ko siya sa magasin, kasi medyo hindi siya kasi sa libro. Masyadong malaki yung dahon niya, masyado ng malaki yung nakuha ko. So, sa magasin at medyo kasya siya, 7. Tapos, one day, pagtingin ko, may 8. Meron siyang dahon na 8. So, 8 na siya gaya nito. May isa siyang 8. Pangalawa pa lang siyang 8. Nakakatuwa, di ba? Kukunin ko na nga siya eh. Pangalawang 8 na siya. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yun nga guys. Alam mo, nung kinuha ko siya, sinuwerte kami, sabi kasi nung kaibigan ko, swerte siya sa trabaho, swerte din siya sa pera. So, nung na-harvest ko siya, at nilagay ko nga, ipinrame ko,
ayun, nagkaroon ng extra trabaho, extra work yung asawa ko, ng part-time, na mas malaki yung nakikita niya kaysa doon sa regular na sweldo niya. So sabi ko nga, totoo nga siya na nakakaswerte siya. Tapos, okay, sabi, good health naman, hindi naman hindi nagkakasakit yung mga anak ko. Hindi kaya dati na perminala ang parang weekly or every 3 weeks. May sakit yung panganay ko. May, pag nagkasakit ang isa, magkakasakit na din yung bunso. So, nung nialagaan ko siya at nilagay ko nga dito sa magazine, ayun, hindi na nagkakasakit ang anak ko. Nagkaroon na extra ng work yung asawa ko. Tapos, hindi kami na kinakapos. Okay, maalwan yung ano na pera sa amin. Kaya, mapapatunayan ko na talagang pampaswerte siya. So, ayan guys. Kung may tanim kayong ganyan, try ninyo, subukan ninyo. Hindi naman po masama na maniwala tayo kung ito ay ikakaswerte ng ating buhay, di ba? So, masasabi ko talaga, totoo na swerte siya sa pera, swerte sa trabaho, at swerte na din sa health. Kasi, hindi, simula nung inano ko talaga siya, kumuha ako nito, inilagay ko sa books or sa magazine, hindi na talaga nagkasakit yung anak ko hanggang ngayon. Ayan. Hindi na nagkakasakit. So, yun nga lang daw na hindi nagkasakit ang pamilya mo, eh, malaking swerte na eh. What if na bonus na lang na nagkaroon ng extra trabaho yung husband ko at saka hindi kayo kinakapos. Sobrang malaking swerte na yon. So, naniniwala ako na isa sa pampaswerte namin ay ito. Yan, ito. Lalo na yung nag 8 fingers daw siya. So, yung halaman, masasabi ko talagang may buhay din siya kasi marunong siyang kausapin. Isipin mo, ang tagal-tagal ko na dito, hindi ko talaga siya nakita na magkaho ng 7. Nakikita ko lang siya ay 5, 6. So, simula nga nung nalaman ko na nakakaswerte siya, ayan, araw-araw, every morning na ako'y nagwawalis at saka sa hapon, kinakausap ko siya. At totoo na may buhay sila. Talagang binigyan niya ako ng 7 na fingers talaga. 7. Tapos nag-8 pa. So, ito, pangalawang beses, pangalawa na siya na 8. Nakuha ko na yung isang 8 niya. So, pangalawa siya. So, everyday, kinakausap ko pa rin siya na sana ko ay bigyan niya ako ng 8 at maraming pang swerte. Kaya guys, hindi naman po masama na tayo ay maniwala kung ito ay para sa ikakabuti natin. Kaya kung meron kayo sa bahay na tanim ito or nakakita kayo sa kapitbahay ninyo ng 5 fingers, ay humingi kayo at magtanim din kayo. So, parang sangalaang naman ang itinatanim dito. Kasi ito ay bigay ng company ng kapatid ko. Parang nasa paso siya, pinapatanim sa bawat mga empleyado at ito nga daw ay lucky plant. So, dati hindi namin pinapansin ito hanggang nang may magkwentong kaibigan na swerte ito pag ito ay mayroon kang ganito. Marami na din ako nakikita sa mga company kahit parang office-office lang sila nandun sa paso nila, malaking paso, nakalagay sa labas ng kanilang tindahan, saka ng opisina. So, ito yun guys, kung meron kayo dyan, mag-alaga na kayo, ito yan, ito. Ayan siya, 5 fingers ang tawag niya, ayan yung puno niya. Ayan, puno niya, ayan, ganyan yung puno. Hindi siya masyadong lumalaki guys, hindi siya masyadong lalaki. So, ayan, maganda na siya. Hello! Ayan. So, yung ano niya, yung dahon niya, perming ano na mga ano niya, for me, 7, at saka 6, 7 na, ganun lagi. Simula nung lagi siyang kinakausap, ganyan. So, masasabi ko na talagang nakakatulong siya, at totoong swerte siya. Kaya kung meron na kayong mga halaman ganyan, huwag na kayo mag-atubili na magtanim. Tapos, pag may bunga, nakakita kayo 7 or 8, iipit daw nyo sa mga libro or i-frame nyo. Ganun yung ginawa ko, i-frame ko. So, swerte naman. Malaking swerte talaga, masasabi ko. So, hanggang diyan na mga kaibigan, mga kabady.
Sana ay may napulot kayo sa aking chika, sa aking kwento. Hindi masamang maniwala kung ito man ay ikakabuti natin ng ating buhay at ng ating pamilya. So, ano na, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share to our channel. Hi guys! Hello, Shang! Hello! Hi, say hello! 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 Bye-bye na, bye-bye! 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 Sabi mo ay subscribe, please subscribe! Yes, subscribe! Bye-bye! Hanggang sa muli!